guys, so pag-usapan natin ngayon is about sa pagkakaroon naman ng love life at paano i-maintain yung maganda nating samahan. At syempre, may mga tips din tayo para dun sa mga naghahanap ng mga partner in life, yung mga single dyan. Panoorin nyo lang to guys, at malay nyo naman makatulong to sa inyo, diba? So syempre, no, yung pagkakaroon ng love life at pag-maintain ito ay kinakailangan mo rin naman ng paglaanan ng tamang atensyon, panahon, at emosyon. Siyempre, kailangan din natin ng wasong pag-unawa sa ating mga kapareha at tiyaking hindi nawawala yung init at excitement sa inyong pagsasama. Alam mo kasi, di ba, ito karaniwan ang nangyayari to sa karamihan, ha? Kasi alam nyo, minsan di ba pagka tumatagal na yung relasyon natin, matagal na tayo nagsasama, minsan nagiging komportable na tayo sa isa't isa, which is nakakalimutan na natin na kahit pala ganon, kahit na mag-asawa na tayo o matagal na tayo nagsasama, dapat hindi nawawala yung excitement at saka yung sweetness nyo sa isa't isa. Parang mas maganda kasi kung nung panahon na nagliligawan pa lang kayo is sweet kayo, masyado kayong caring, dapat hanggang sa mag-asawa na kayo or ang guide na hanggang sa tumanda na kayo, hindi mawawala yung ganun guys, yung tipong nagliligawan pa lang kayo, diba? So eto, may mga feng shui tips tayong mga nabasa na maaaring makatulong or maaaring mong subukan upang higit daw na mapabuti ang kasalukuyang kalagayan ng iyong love life. Ito yung ating unang tips. Panatilihing malinis ang silid. Magiging mabagal at mahina daw ang pagdaloy ng enerhiya kung marumi ang iyong silid. Sa makatuwid, kailangan mong maging organisado sa lahat ng bagay at para walang maging sagabal sa maalwan na daloy ng positibong enerhiya na may mabuting epekto sa iyong love life. At sa tuwi ikaw naman daw ay maglilinis, magkalimbang ka daw ng bell o di kaya naman ay pumalakpak ka para maiwasan daw na ma-stock ang enerhiya at ito ay maayos na dumali sa iyong silid. Well actually guys, no, hindi naman na dapat talaga pinapaalala ito lagi sa atin kasi obligation naman natin na bilang nakatira sa bahay na yun o natutulog doon sa kwarto na yun is panatilihin mong malinis yung bahay mo, yung lugar na ginagalawan mo. Kasi diba, parang kung ang dami nakakalat dyan, ang dami kung ano-ano mga abubot dyan, parang ang hirap pumasok ng positive energy, parang ang bigat-bigat lagi ng pakiramdam mo. So, ting nakikita mo na sobrang kalat ng paligid mo. So, yun lang din yung napapansin ko talaga, guys. So, pangalawa nating tips, maglagay ng space para sa isa pang tao sa iyong tulugan para mauwi ito sa kasalan ang kasalukuyan mong relasyon. Oo, i-affirm mo na daw na tila kasama mo na natutulog ang iyong kasintahan sa inyong silid. Maglagay ka din daw ng isang bakanting unan sa iyong tabi at imaginein mo nakatabi mo na siya sa iyong pagtulog. Alisin mo din daw ang mga abubot na hindi na kailangan sa iyong aparador or closet at isipin ang bakanting space dito ay para sa gamit ng iyong kasintahan. So, ito naman yung pangatlong tips natin, guys. Gamitin ang feng shui power ng Mandarin Ducks. Kung nais mo daw kasi na mapuno ng swerte at tagumpay ang iyong love life at ma-attract ang positibong enerhiya sa iyong romantic life, maglagay ng 3 piraso ng Mandarin Ducks sa southwest side ng iyong silid at maaaring makabili daw ng Mandarin Ducks sa Binondo or Chinatown. O yan guys, ano pang hinihintay niyo, bumili na kayo. Ang pang-apat natin tips guys is itapon na ang mga lumang damit na magpapaalala sa mga failed relationship mo sa nakaraan. Oo guys, mag-move on ka na. Huwag ka nang magtitira ng kahit na anong gamit ng ex mo sa iyong silid. Kahit gaano pa ito kamahal o ka-nostalgic ang mga ito, itapon mo na yung mga ito at sunugin mo na daw upang tuluyan ng maputol ang mga negative energy na nakatali sa mga ito. So yung ating panglimang tips, tanggalin ang anumang bagay na may negative representation sa iyong silid. Kagaya ng mga painting o sculpture na may malungkot na mukha at nagpapakita ng mga eksena ng kaguluhan, kagutuman, gera, at iba pang hindi kaaya-ayang pangyayari ay may hatid na negatibong enerhiya na may impact din daw sa inyong love life. So ayan guys, alam nyo na yan ha? Sa mga mahilig sa painting dyan, iwasan nyo ng
bumili ng may mga malungkot na mukha ng mga painting or na something na may negative energy. So, yung pang-anim natin, guys, iwasang maglagay ng anumang bagay na maaring makaharang sa inyong pintuan. Dapat daw na ang pintuan sa inyong bahay ay mabubuksan ng maluwang. Iwasang ding maglagay ng mga tukador or kahit anong bagay sa likod ng iyong pintuan. Tips number 7. Huwag babarahan ang daanan ng chi energy sa bahay. Tiyaking walang nakaharang na anumang furniture o sa daanan mula sa main door patungo sa iyong silid. Dapat ay makalalakad ka ng walang sagabal dahil ito ang daluyan ng chi energy. Tiyakin din na maliwanag ang daan patungo sa iyong silid. Maaring maglagay ka ng chandelier o kaya ay LED para maging maliwanag ang bawat sulok ng iyong bahay. So, pang-8 na tayo, guys. Ayusin ang pwesto ng iyong kama. Kung ang isang bahagi ng iyong kama ay nakadikit sa dingding, may tendency na ikaw ay ma-stuck sa isang relasyon. Kahit na hindi ka na masaya. Hanggat maaari, ang kama ay dapat na nasa sentro ng iyong silid upang malayang makakasampa ang sinuman sa magkabilang side ng kama. Tiyakin din na malapad at solido ang headboard ng iyong kama para ito ay magrepresent ng solidong love life. Tips number 9. Iwasang mag-exercise sa iyong silid. Huwag ilalagay ang iyong mga sport equipment sa silid tulugan. Pagod at pagkapagan na mararamdaman mo pagkatapos mong mag-exercise ay maaring mag-reflect sa iyong love life. Sa makatuwid, maaring makaramdam ka rin ng pagod sa kasalukuyan mong relasyon. Tips number 10. I-affirm ang masayang love life. Gumawa ng isang collage sa dingding kung saan nakadikit ang mga larawan na nagpapakita ng iyong ideal romance. Ilagay ito sa wall kung saan lagi mo itong makikita o kaya ay sa kisame sa taas ng iyong kama para sa tuwing gabi ay matititigan mo ito. So para naman sa mga single na nais magka-love life, eto naman po ang tips para sa inyo. Kung ikaw ay isang lalaki, dapat ang bahay mo bilang isang binata ay nangangailangan ng feminine energy para maka-attract ka ng magiging nobya mo. So paano? Mag-display ka ng mga picture ng mga bulaklak kagaya ng magnolia, peonies, orchids, at lotus, flower na buko pa. Mag-display ka din ng mga larawan ng magagandang babae na mukhang masaya. Kung maaari ay nakangiti o nakatawa. Ang isa pang i-display mo sa salas or bedroom ay dalawang lampshades or dalawang vases. Ayan guys, para sa mga lalaki yan. At ito naman para sa mga single ladies dyan na nais magka-love life. Bilang isang babae na dalaga pa, kailangan mo ng matingkad na kulay sa bahay upang maakit mo ang male energy. Kailangan mong bumili ng red glass bowl at punuin mo ito ng amethyst, citrine, quartz at glass beads na may kulay purple, yellow, red at white. Ang mga nabanggit na tips ay paalala lamang. Lagi nating tatandaan ang pulidong pundasyon ng anumang relasyon at pag-ibig ay pagtitiwala, pag-unawa, at pagtanggap sa anumang flaws o pagkukulang ng iyong kapareha. Ang mga feng shui tips ay tanging panghatak lamang ng positibong enerhiya na maaari mong idagdag sa iyong relasyon. Kumbaga sa pagkain, ang mga feng shui tips na ibinibigay ay mga additives na ginagamit upang higit na mapasarap ang inyong relasyon. At paalala lamang sa mga single na nais magka-love life, huwag kang masyadong mabahala kung ginawa mo ng lahat ng tips na nabanggit at hindi pa din dumating yung the one mo. Magtiwala ka lang sa Diyos at laging maging handa, laging maging positibo, ayusin ang buhay at mahalin una ang sarili dahil ibibigay sa'yo yan ng Diyos sa panahong hindi mo inaasahan.
So at yun lamang guys, so good luck sa inyong lahat at naway magkaroon tayong lahat ng masaya at payapang relasyon. At para naman sa mga okay ang relationship nila, pakaingatan nyo sana ang bawat isa.